Sir Chiz, sir. Sir. Would you like to be in Noynoy's place, especially now with the Sabah issue? No. Ilan ang lagi ka na sabihin tungkol sa issue sa Sabah? Okay, una, sana supportan natin si Pangulo Aquino. Presidente natin siya, imbis na iba-ibang boses ang sinasabi natin kaugnay ng issue ito. Sana supportahan natin siya. Kung may pagkakamali man, pagkatapos ng issue, doon tayo maningil. Huwag ngayon. Pangalawa, sana huwag na itong pakialaman ng mga politiko, lalo na yung mga tumatakbo. Para lang sumikat sila, ilalagay nila sa alanganin ang buhay ng ating mga kababayan doon, pati na rin national interest ng ating bansa. Pangatlo, sana pagkakataon para mabigyan ng pansin yung 800,000 Pilipinong nasa Sabah na tinuturing na stateless persons. Ibig sabihin, hindi sila kinikilala ng Malaysia bilang Malaysians at ayaw naman nila mag-apply ng Philippine passport dahil baka sipahin sila sa Sabah and nandun yung pinagkakakitaan nila. Bibigyan ko kayo ng isa pang ehemplo at halimbawa. Paano pag pumasok ang China, 200 Chinese sa Scarborough Shores? Tapos sinabi ng China, suportado namin yan. At pag ginalaw niya yan, yung 200 armadong Chinese dyan, buong armed forces ng China, dadali namin dyan. Ganun din ba ang gusto natin gawin ni Pangulo Aquino? Padala armed forces of the Philippines doon para suportan. Tulad na minumungkahin ng ilang mga politiko, mahirap ang kalagayan kinakalagay niya. Kailangan niya magbalansi ng interes. At sa matara international community, hindi maaaring itolerate ni Pangulo Aquino ang karahasan o paggamit ng karahasan para isulong anumang claim, gaano man katama o gaano man kalakas yun. Kaya sagot sa tanong mo, hanggat maaari ayoko. A lot of politicians have been saying that sovereignty is an exercise and that is exercising it. Hence, the Philippines has no claim of sovereignty in Sabah. Dapat mag-ingat tayo dyan, kaya nagiging maingat sila. Maraming pumunta sa limbawa kay Secretary de Lima na nagsabi siya, kakasuhan namin kayo. Sa totoo lang, sa mga abogado, estudyante ng abogado, under criminal law, pwede ka lamang kasuhan kapag ang krimen na ginawa mo sa teritoryo natin. Na sinasabi ni Secretary de Lima yan, ay bahagyang pag-amin o pagsabi na, hoy, baka amin yan, kaya pag-aaralan namin kung sasampahan kayo ng kaso. It is an implied assertion of our sovereignty over it when Secretary de Lima said, we will file cases against you. Again, let me reiterate. I think the President and his administration, they know what they're doing. I hope they will be successful in resolving it peacefully. Kahit naman siguro si Pangulo Aquino, kahit sino sa atin, ayaw na may mamatay na Pilipino ron. Pero may mga choices na dapat siyang gawin na mabigat at hindi simple. Atin nga ba yan o hindi? Bilang Pilipino, kung may basehan tayo at karapatan, bakit ba hindi? Ang kinin natin yan. Subalit, may proseso pagdadaanan at may mga bagay-bagay na dapat munang gawin. Our claim on Sabah has been dormant for the past 20 years. Hindi ina-assert, pero hindi rin binibidiwan. Maraming hinihintay ang tamang panahon para isulong at ipaglaban yan. Ang maliwanag, hindi ngayon ang panahon yan. Sir, you are close to the presidency and I believe you have some answers in your mind regarding the Sabah issue. Can you tell us what particular solution are you going to provide to this specific problem? Haya mo na ako unang sumunod sa iniling ko kanina na huwag pakialaman, daw-dawan at patatang pangimasukan ng sino man tumatakbo yung Sabah issue. Sa ngayon, nais ko ibigay aking suporta kay Pangulo Aquino bilang Pangulo ng Bansa upang sa gayon ay maresolbahan ito ng nag-iisang boses lamang at sana tama ang ganyang mga magiging basa. Sir, your comment on capitalizing the Sabah issue, discrediting Well, tulad na sinabi ko, dapat tumigil na sila dahil hindi election issue ito, hindi ito dapat pakinabangan ng politiko para sumigat at manalo sa eleksyon at matter of national interest at buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi ito ang tamang panahon at lugar para magpasikat kaugnay ng isong yan. Binanggit pa ang impeachment. Nalungkot ako doon. Ang dami nilang kasama doon na maliwanag na impeachable cause at reason para ihain at bumoto. Pero hindi nila binotohan yon. Ngayon, itong iso ng Sabah, babanggitin nila ang impeachment. Hindi naman siguro tama at nararapat yon. Bilang Pilipino, dapat suportahan natin at ilagay natin yung ating boses sa likod ng ating Pangulo. Habang ang issue na ito ay mainit. Pagkatapos, sige, doon tayo mag-aral, mag-analyze at magturuan. Pero habang nasa gitna tayo ng isong ito,
Sana wag tayo maghiwa-hiwalay. Sana iisang boses ang mapadala natin, lalong-lalo na sa labas ng bansa. Sir, balik sa Sabah. The timing couldn't be more impeccable. Yesterday is the 106th year of the Kudjang massacre. During thousands and thousands of thousands of Filipinos in the military attack. Tingin niyo po, sa maraming tumitingin ito, matagal na pinlano. Tapos ito yung parang a lot of people have been distributing the photo of the massacre 107 years ago. Para mag-joke ng isang marahas na pamamaraan. Well, may sinasabi at binabanggit si Pangulo Aquino ng conspiracy. Mamayang gabi pa lamang kami magkikita at magkakausap. At isa yun sa tatanungin ko sa kanya kung hindi national secret yun. Yung binabanggit niya, conspiracy kaob na yun ang iso nito. Hindi ba na-quote si Pangulo Aquino? Na hindi daw magtatagumpay anumang conspiracy kaugnay ng bagay na ito. At kung sino man daw ang nasa likod ng mga nag-uudyok kaugnay ng isong ito, tatanggalan daw niya ng maskara. Ang antay na lamang natin siguro kung sino-sino nga ba yun at kung may conspiracy nga ba at kung gano'y ito kalalim. Wala akong personal knowledge kaugnay sa mga bagay-bagay na yan. Pero tama ka, kung titignan mo mula sa labas, parang masyadong eksakto at tumutugma at timing pa sa halalan. When Malaysia brokered the peace talks between MILF and the Philippines, marami yung military officials po na medyo may reservation. Kasi nga, may claim tayo sa Sabah. Ano po. Ngayon po nangyayari ang parang na, dahil dun sa ginawa ng Malaysia na nalagay dun sa back burner yung claim ng Sabah. Matagal na pong sinasabi ng mga militar to na dapat hindi nag-alam ng Malaysia, hindi nag-broker. At ngayon may nangyari ng framework agreement. Ito po yung nangyari ngayon. 20 taong dormant na ang claim natin sa Sabah mula pa nung panahon ni Pangulong Marcos. Magtatatlumpun taon na nga. Hindi naman siguro yan ang dahilan kung bakit dormant yung claim. Dahil niwala pang usaping pangkapayapaan noon, dormant na yung claim. Sana, huwag lang bitawan ng Pilipinas yan, hindi man i-assert ngayon. Sa tamang panahon, naniniwala ako, malalaman naman at lalabas pa rin kung anong katotohanan kaugnay niyan. Huwag lang tayo sana masyadong high-hat pagdating sa bagay na yan. Ulitin ko, maraming buhay na nakataya, relasyon ng dalawang bansa na nakataya, posibleng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ang posibleng mangyari kung masyado tayong magiging high-hat, masyadong nagmamadali, at masyadong ginagamit o mainit kaugnay ng isong yan. Bigyan natin ng konting bela at panahon ng Pangulo para gawin ang trabaho niya. Ulitin ko, pag may ginawa siyang pag-uulang o mali, pagkatapos siguro doon natin siya singilin. Pero sa ngayon, bigay muna natin ang support na natin sa kanya. Sometime 2 weeks ago, bago lumala yung Sabah, nag-issue yung... Nag-issue po si Princess Giselle Kiram ng statement that the 1,500 ringgit is a big injustice as a rent compared to the $70 billion na na-earn ng Sabah State. Do you think this is about the rental or the money? Gusto nila makipag-negotiate, hindi ba? Nais nila na renegotiation. Marahil isa yun sa mga bagay. Pero tingin ko, higit na gusto nilang matiyak yung kapakanda ng 800,000 Pilipinong nandun. Hindi lamang yung rentang binabayad sa kanila, marahil pati yung kapakanda ng 800,000 Pilipinong nandun. Alam nyo, ang isa sa mga issue dyan, nabasa ko lamang ito, 5,400, hindi 1,500 ang binibinabayad na ringgit sa mga heirs ng Sultan of Sulu. Pero yung unang kasong doon daw, 5,400 gold reales ito. Gold reales. Ang equivalent daw niya ay 35,000 kada isa. So yung 5,400, hindi ringgit, kundi gold reales, times 35,000, mga 185 million yun. Maliit pa rin kung tutusin sa laki ng pakinabang nila dun sa lugar na yon. Pero ulitin ko, ayokong palalain pa yung issue sa pagkomentaryo. Tingin ko, hindi lang naman tungkol sa pera yun. Tungkol yun sa karapatang paniniwala nila ay kanila. At hindi lamang para sa kanila yon, kung hindi para sa kapakanan din ng lahat ng Pilipinong nandun. Para mabigyan ng pansin at atensyon, dahil kawawa ang ilan sa mga kababayan nating nandun. Niwala silang SSS nila dun.
o katumbas ng JSIS nila doon, o katumbas ng federal nila doon, dahil hindi sila kinikilala bilang Malaysian national.